Natutuwa ang mga bata pag marami silang nakikitang bisita. Nang malaman nga nilang parating kayo ay gustong isuot ang mga paboritong damit. Nag-usap-usap nga kaming maghanda ng konti. Maliit lang ang aming tirahan. Mahirap lang naman kami. Ito ang mundong ginagalawan namin sa araw-araw, pagising sa umaga hanggang pagtulog sa gabi. Dito ay napakasimple lang ng buhay. May maliit kaming lupa, nagtatanim kami ng asawa ko ng mga gulay. May mga alaga din kaming baboy at mga manok. Kalaro pa nga ng bunso ko minsan. Kaya lang minsan, mahirap din dito. Kasi pag naubusan kami ng asukal o mantika, kailangan pa naming maglakad ng 2 oras para makarating sa pinakamalapit na tindahan. Dito namin pinalaki ang 4 naming anak. Yan ang aking bunso, si Bingbing. 3 taong gulang na siya. Matalino ang batang yan. Maagang nakapagsalita at marunong na ring magtanong. Minsan nanghihinayang ako dahil gusto ko na siyang pumasok sa eskwelahan para mas matuto siya ng maaga. Ngunit ang sabi sa akin ay masyado pa raw siyang bata upang mag-aral. At saka wala naman ditong mga eskwelahan para sa mga batang kasing edad niya. Tama nga ba ang aking naiisip na sana ay magkaroon kaming mga kababaihan ng gabay upang malaman ang gagawin sa sarili habang kami ay buntis. Pagkatapos naming manganak o di kaya ay kapag ang aming sanggol ay nilalagnat. Sana ay may makapagturo sa amin kung ano ang kailangan ng katawan upang manatiling malakas at upang makaiwas ang aming mga anak sa mga nakakatakot na sakit. Iyan si Flory, kapitbahay namin. Naaawa ako sa kanya tuwing nakikita ko ang kanyang pagod na anyo. Siya mang kanyang anak, pa-extra-extra lang ang kanyang mister sa pangingisda. Minsan ay lumapit siya sa akin at nagtatanong kung mayroon daw makakatulong sa kanya mag-alaga ng kanyang bunso habang mamamasukan siya bilang labandera. Sa kabilang bayan daw ay may mga pagbabagong nagaganap. Hindi ko pa gaano maintindihan ito. Ngunit ang alam ko ay may mga proyektong inorganisa upang matulungan ang mga pamilyang mahihirap na tulad namin sa pagpapalaki ng kanilang mga maliliit na anak. Sana ay hindi magtagal at dumating na rin dito sa baryo namin ang ganitong pagbabago. Kailan nga kaya? Psychosocial stimulation and early education during the first 6 years of our children's life are fundamental for the development of their intelligence and personality. Increased attention should be given to the quality of their development from conception throughout the years of their childhood. For children to develop,
and learn in a healthy and normal way. It is not enough to meet the basic needs for protection, food, and health care. It is equally important to make the basic needs for interaction and stimulation, affection, security, and learning through exploration and discovery. To ensure the survival and development of our children, the Early Childhood Development Program and Project were formulated in 1996 and 1997, respectively. ECD refers to child and family-focused services designed to build on and improve existing health, nutrition, psychosocial stimulation, and early education services for disadvantaged children 0 to 6 years old. It is a part of the 10-year National Early Childhood Development Program, which is being implemented by the local government units with the assistance of the Department of Health, the Department of Education, Culture and Sports, and the Department of Social Welfare and Development. The project covers 13 provinces in 3 regions where a significant number of children were found to be highly in need and at risk. Project implementation started in September 1998 and ends by March 2003. ECD does not only support the physical health and growth of a child. ECD activities also seek to strengthen the environment in which the children live. The ECD project is being implemented through family-centered activities like strengthening parenting skills, developing home-based maternal and child care services, improving the development of Filipino children in terms of the physical, language, mental, social, emotional, and spiritual dimensions, and other early childhood education programs that address the child's needs in a holistic way. Essential to the success of this endeavor is a commitment of the local government units to implement the project efficiently and effectively, not only on programs but on fund management as well. The time has come for our local government units to realize the need to invest in ECD programs. Benefits gained far outweigh investment costs by increasing economic productivity of children who will complete school and of women who receive child care support services. Integrated interventions in health, nutrition, psychosocial development, and early education offer the most benefits by improving children's health and well-being, and by improving children's performance in school. Incidents of school failure that lead to children's dropping out of school will be reduced. ECD programs will not only give long-term benefits to the child and to the family, but to the economy and society as well. ECD aims to reduce by half infant mortality rate, child mortality rate, protein energy malnutrition, dropout rates in elementary schools, improve psychosocial development, school preparedness of children, achievement levels of grade 1 pupils, parenting skills, support local governments' initiatives and fund resources for ECD. Partnership of national, regional, and local governments. Activities of families and communities as child caregivers.
Four core ECD service packages will be delivered by key service providers. Rural health midwife in barangay health stations will provide prenatal care, maternal and child health care, and postnatal care for mothers and newborns. Daycare worker in daycare centers will provide early childhood education with health and nutrition services. Provision of half to full day child care support as needed will also be made. Parent education to parent groups will likewise be provided. Child development worker will provide home and neighborhood-based parent-child development programs. And family daycare provider or daycare mother will give services for a home-based full-day child care for under threes. The 169 municipalities and cities in the selected 13 provinces will also be given special financing assistance on a cost-sharing scheme. This program doesn't only prevent future damage, it also produces a breed of children who will be physically, psychologically, intellectually better than many of the children that are characteristic of the Philippines today, because they'll have better nutrition, better preparation in daycare, they'll have parents who know better how to take care of them. So it will bring about a better set of future citizens. Sana isipin ng mayors na ito ay pandagdag tulong sa kanilang programa, ay sa kanilang maliit na ira, marami silang kailangan asikasuhin sa kanilang mga lugar. Kailangan magdala sila ng kaunlaran sa lugar nila, may kahirapan doon. So yung infrastructure nila, kailangan sila nagpapatayo sa kanilang internal revenue allotment. Saan ilalagay sa priority nila itong magkakaroon sila ng investment sa maliliit na bata? Hindi siguro iisipin nila yung equity, pandagdag na gasto sa ibabaw ng kanilang budget. In other words, halimbawa, sabihin natin, mayor ng isang 5th or 6th class municipality or 4th class, kung magkano na ba ang ginagastos nyo sa maliliit na bata, sa daycare, isipin nyo na ito maging times 5 dahil sa project. Dahil ang equity nyo ay 20%. Ang counterpart ng World Bank, DSWD at lahat ay 80%. So kung ano nang handak nyong gastusin, times 5 nyo ang makukuha ninyo. To improve the capacity of LGUs to effectively deliver the integrated ECD services, the project will not only give financing facility, but will also provide support in terms of advocacy and social mobilization, planning, targeting, and management information systems, or MIS. Training and human resource development. Strengthening the management capacity of LGUs and the project management structure. Other ECD-related programs to supplement and enhance LGU resources include Expanded Program of Immunization, EPI. Integrated Management of Childhood Illness, IMCI program, micronutrient malnutrition prevention and control program, parent effectiveness service PES program, early child enrichment in grade 1 or the 8 weeks curriculum. The onset of the new millennium signals determined and concrete measures to end child mortality due to malnutrition or due to diseases that are now very much preventable.
the time has come to stop high dropout rates in grade school. Providing children with opportunities for stimulation and play early on will give them a better start in life, improve their performance in school, and their productivity in later life. Let us maximize the realization of the human potential of our children. Investing in early childhood development will give poor Filipino children an equal chance of success.